punong-puno ng hinanakit sa kanyang puso si Almira para sa kanyang senyorito. Hindi man lang nito pakinggan ang kanyang paliwanag, bagkos pinaratangan siya nito ng kung ano-ano. Iniisip nito na masama siyang babae, na mukha siyang pera, na kesyo pipingutin niya ito. Unang karanasan niya ang namagitan sa kanila. Naipagkalob niya iyon dito kahit pa nga bumalik naman siya sa katinuan dahil mahal niya ito. Hindi dahil sa pera o ano pa mang dahilan, pero hinusgahan kaagad siya nito. Ang masakit pa, inihalin tulad siya nito sa ex-girlfriend nito. Ang sakit lang sa kanyang part iyon bilang babae. Kung hindi naman talaga niya kailangan ng pera, hindi niya gugustuhing magpanggap. Hindi sana naging ganito ang kinalabasan. Lumalabas pa na nais lamang niya itong pikutin. Pero para sa kanya, kung sakali man ang mabuntis siya, titiyakin niyang hinding-hindi nito makikita ang kanilang anak. Parang sukang-suka ito sa kanya nang isipin nito na nais lamang niyang pakasalan siya nito. Samantalang ilang araw pa lang ang nakakalipas, eh nagtatapat ito ng pag-ibig sa kanya. Pero ngayon, puot ang nababanaag niya sa mga mata nito at ganoon din siya. Aminado siyang mali ang ginawa niya, pero hindi lang talaga niya matanggap ang lahat ng mga paratang nito. Kaya hindi maampat-ampat ang kanyang luha, tapos mukhang sasaktan pa siya nito. Handa niyang tanggapin iyon. Alam naman niyang dahil sa matinding galit kaya nito iyon magagawa sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Hinalikan siya nito, hindi halik ng nagpaparusa, ngunit halik ng tila nagmamahal na lalaki. Marahan iyon. Maingat at tila nilalasap ang tamis ng kanyang labi, kaya imbis na magpumiglas, eh kusa siyang napapikit at kalaunan, tinutugon na niya ang halik nito. Sa una marahan, tila tinatantya nito ang kanyang magiging reaksyon, hanggang sa ang marahan ay nahalinhan ng kapusukan. Tinudyo-tudyo nito ang kanyang dila hanggang sa kusa na niya iyong inilabas at animo naglalaban ng mga ito dahil walang nagpapatalo. Ah, daing ni Almira. Hindi niya pa nalalasap ang ganito kapanghas na paraan ng paghalik ni Henry ngayon pa lamang. Kahit nung gabing minamagitan sa kanila, nagugustuhan niya ang paraan ng pagsimsim nito sa dila niya at ganoon din siya. Ah, maya-maya ay muling daing niya nang maramdaman ng mainit na dibdib ni Henry na tila sinasadya nitong ikis-kis sa kanyang nakahantad na dibdib. Kaya naman ang naninigas na malarosas niyang dunggot ay lalo lamang nanigas at animo nagmamalaki pa iyon habang patuloy na napapadaiti sa dibdib ni Henry. Hanggang sa iniwan nito ang kanyang labi at marahang bumaba iyon. Ngunit ang bawat daanan ng labi nito ay nag-iiwan ng marka sa makinis at maputi niyang balat. Ah, shit! Daing niya nang ganap nitong sapuin ang dalawa niyang umbok. Marahan ito iyong pinisil-pisil bago tuluyang isubo. Lalo na siya tilang mabaliw-baliw sa ginagawa nito. Lalo na nang laruin ng dila nito ang dalawa niyang dunggot. Salitan nito iyong tinudyo-tudyo ng mainit nitong dila habang sapo ng dalawa nitong palad ang kanyang bilugan ngunit hindi kalaki ang dibdib. Siya naman ay napapasabunot na sa buhok nito dahil sa samot-saring sensasyong kanyang nararamdaman. Hanggang sa dumiin ang pagkakasapo nito sa kanyang dibdib at dumiin din ang paraan ng pagsimsim nito kaya naman sunod-sunod ang kanyang naging pagdaing. Tila baby itong maubusan ng gatas ng ina sa pagsimsim dahil halos mga lahati na ang pagkakasubo nito sa kanyang dibdib na hindi naman kalakihan. Maya-maya'y tuluyan na nitong inalis ang kanyang polo shirt na nasira ang mga botones kaya wala iyong sagabal. Tuluyan nang nahantad dito ang kanyang itaas na part at wala ni anumang suot. Batid naman niyang hindi nito halos natandaan ang mga naganap sa kanila noon sa farm. Kaya ito ang unang beses na makikita siya nito sa ganoong itsura. Iyon bang matitiyak niyang matatandaan na nito ang bawat magaganap sa kanila?
Matapos iyon, muli nitong inangkin ang kanyang mga labi at nagpadaus-us naman ang kanang kamay nito. Hanggang sa ipinasok nito iyon sa loob ng kanyang short at maging sa loob ng kanyang panty. Ah, shit! Ah, Henry! Di niya napigilang daing nang maramdaman niya ang daliri nito sa kasilanan niya. Ah! Daing muli niya at medyo napalakas pa nang simulan na iyong haguri ng daliri ni Henry. Lalo siyang nadarang at pakiramdam niya ay ikakabaliw niya kapag tumigil ang lalaki sa ginagawa nito. Lalo na nang haguri nito ang medyo madiin at pinakamaselang bahagi ng kanyang pagkababae. Iyong parte na nagpapabaliw sa lahat ng babae kapag nasaling. Masarap ba, Miro? Gusto mong paulit-ulit na malasap yan, ha? Padaing na tanong nito habang patuloy sa paghagod sa kanyang kasilanan. Hanggang sa ipasok na nito ang daliri sa naglalawa niyang lagusan. Ah, shit! Yes, please! Ah, ang sarap, Henry! Henry! Mahabang daing ni Almira at makailang bigkas pa sa pangalan ng lalaki. Paano ba namang hindi siya magkakaganoon? Mabilis na nitong inilalabas-masok ang daliri sa kanyang lagusan na sinasabayan naman niya ng pagliad pasalubong dito. Kaya halos ikabaliw niya ang sarap na dulot niyon. Parang musika naman sa pandinig ni Henry nang paulit-ulit na binigkas ni Almira ang pangalan niya. Bibihira lang din kasi niyang marinig iyon dito, lalo pa at gamit ang babaeng boses. Napakasarap niyong pakinggan. Ibang-iba kapag si Jackie ang bumibigkas niyon, kapag may nangyayari sa kanila noon o wala man. Tuluyan na nga siyang nakalimot sa galit na kanyang nararamdaman. Bagkos, napalitan na iyon ng matinding paghahangad na maangkin ito ng tuluyan. Basang-basa na rin ang kasilanan nito at animo na nuyo ang kanyang lalamunan. Parang nais niyang malasahan ang katas nito na hindi niya tiyak kung natikman niya na noong unang maangkin niya ito. Naalala niya pero sadyang malabo ang lahat. Ngayon titiyakin niyang maaalala niya ang lahat. Ang lahat ng magaganap at bawat parte ng katawan nito. Bumaba ang halik niya sa leeg nito. Nagtagal sa dibdib at pagkuway bumaba pa hanggang sa pinaliguan na rin niya ng halik ang palibot ng pusod nito at tuluyang naupo. Hinubad niya ang short at panty nito. Ipinatong niya ang isang hita nito sa kanyang balikat para malayang pagpalain at matikman ang kasilanan nito. Oh my! Ah! Abang daing nito nang tuluyan niyang haguri ng dila ang maselang bahagi niyon. Napahawak pa ito sa kanyang buhok. Animo doon kumukuha ng lakas. Pinag-igipan niya ang pagsamba sa kasilanan nitong basang-basana. Masarap at talagang malinamnam ang lasa niyon. Walang katulad ang taglay nitong sarap at may kakaibang amoy ito na batid niyang kakabaliwan niya. Hindi niya maipaliwanag pero gustong gusto niya iyon. Henry! Oh, Henry! Muli nitong daing nang pahabain niya ang dila at ipinasok iyon sa naglalawanan nitong lagusan. Mabilis niyang inilabas-masok iyon sa lagusan nito. Sunod-sunod ang pagdaing na ginawa nito. Iginigiling pa nga nito ang balakang, kaya naman talagang naaabot ng kanyang dila ang kasulok-sulukan nito. Henry, ayun na. Mahabang daing ni Almira. Madiin nitong hinawakan ng kanyang ulo. Kaya nang bumulwak ang masagana nitong katas, halos malunod siya dahil hindi rin niya iyon napaghandaan pero wala siyang itinapon kahit konti sa masaganang katas nito. Sinadya niyang lunukin iyon, maging ang nagkalat ay kanya pangang sinimot. Halatang pagod na si Almira. Napasandal ito sa dingding habang habol ang paghinga. Tumayo siya at muling sinakop ang labi nito. Tumugon naman ito ng buong kapusukan. Kapag kuway pinangko ito patungo sa kanyang kama. Wala siyang paki kahit basa silang pareho basta gusto niyang maging komportable ito habang inaangking niya.
Mahahalata ang mabilis na pagkilos niya. Sabik na sabik siyang maangkin ito. Gusto niyang maranasang muli ang kaluwalhatian sa piling nito. Sa panaginip niya, natatandaan niya noong sabay nilang naabot ang sukdulan. Gusto niyang marating muli iyon na kasama ito. Iyong malinaw sa kanya ang lahat. Magulo ang isipan ni Almira, ngunit isa lamang ang kanyang natitiyak. Naligayahan siya at talagang gusto niyang muling maranasang maangkin ang kanyang mahal. Marahil ito na nga ang huli nilang pagkikita, kaya bakit pa siya tatanggi? Nais niyang maipadama dito na hindi pera ang habol niya rito, na kahit sandali, maipalasap niya rito ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Mahal na mahal niya ito at babaunin niya ang masayang sandaling kasama ito sa kanyang pag-alis. Paglapag nito sa kanya, agad siyang bumangon sa kama at pinanatili niya itong nakatayo sa gilid ng kama. Hinalikan niya ito sa paraan na alam niyang magugustuhan ito at tumugon naman ito ng buong kapusukan. Maya-maya'y lumuhod siya sa harap nito. Hinawakan ng nagngangalit nitong sandata at nilaro ng daliri niya ang dulo nitong may pauna ng katas. Ah, fuck! Daing ni Henry na tila nagulat sa kanyang ginawa. Napasabunot pa sa sariling buhok habang manghang nakatingin sa kanya. Mapangakit naman niya itong tiningnan at ipinagpatuloy ang ginagawa hanggang sa tuluyan ng magtaas baba ang kamay niya sa mahaba at malaki nitong sandata. Oh yeah, oh shit! Malakas na daing nito habang malamlam ang matang nakatingin sa kanya. Masarap ba, Henry? Malanding tanong ni Almira. Oh fuck baby, yes, ah sobra! Padaing na sagot nito. Saka sinapon ito ang kanyang mukha at buong kapusukang inangkin iyon. Tinugon niya ito habang patuloy sa pagtaas baba ang kanyang palad sa sandata nitong halos hindi na kayang hawakan ng kanyang palad. Napakatigas niyon. Naglalabasa na rin ang ugat niyon at medyo marami-rami na rin ang katas na umaagos mula doon. Halos mapugto na ang kanyang paghinga nang pakawalan ni Henry ang kanyang labi. Napatitig siya sa alaga ni Henry na may paunti-unting bumubulwak na katas. Napalunok siya. Parang inaaya siya nitong tikman iyon. Kaya naman wala siyang pag-aatubiling isinubo iyon. Oh no! Ah shit baby! Yes! Please! Ganyan nga! Ganyan nga! Mahabang daing ni Henry. Ikinasiya niya ang narinig na pagdaing nito, kaya mas ginalingan pa niya ang ginagawa. Kahit ang totoo, hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niyang iyon. Basta ang mahalaga lang sa kanya ay ang maligayahan ito. Halos mapugto naman ang ugat sa leeg ni Henry dahil sa masarap na sensasyong hatid ng ipinapalasap ni Almira. Napakaganda nito habang malamlam ang matang nakatingala sa kanya, habang nakasubo ang kanyang nagngangalit na alaga. Halatang unang beses nitong ginawa iyon, pero mas nagpapabaliw sa kanya ang kaalamang unang beses nitong ginawa iyon at siya ang maswerteng lalaking iyon. Hindi niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ito sa ulo at marahas na umurong sulong sa bibig nito. Naduduwal na ito pero sige pa rin siya hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang makarating sa dako paraon. Kaya naman huhugutin na sana niya pero pinigilan siya ni Almira. Iginalaw pa nito ang ulo, tanda na hindi ito pumapayag na alisin niya. Kaya naman mas tumaas ang kanyang libido, mas binilisan pa niya ang paggalaw hanggang sa tuluyan na siyang nilabasan. Napadaing sa sobrang sarap si Henry. Napatingala pa siya at halos maglabasan ang ugat sa kanyang leeg nang marating niya ang sukdulan. Si Almira naman ay iniluwa ang nektar ni Henry na nasa kanyang bibig. Hindi niya maipaliwanag ang lasa niyon, pero may kakaibang lasa iyon at amoy na nagustuhan niya. Tsaka niya muling dinilaan ang katawan nang nagngangalit pa rin itong sandata. Hanggang sa hindi na yata nakayanan ni Henry. Marahang itinulak nito si Almira at agad nang pumesto sa kanyang kandungan. Shit baby, hindi ko na kaya. Gusto na kitang angkinin ngayon din. Paos ang boses na wika ni Henry.
Kusa namang ibinuka ni Almira ang kanyang hita at malamlam na tumingin kay Henry. Ako rin, Henry. Hindi ko na mahintay na maramdaman kang muli sa loob ko. Angkinin mo ako. Iyong-iyo lang ako kahit ngayon lang. Wika ni Almira, sabay hagod sa matipunong dibdib ni Henry. Iyon naman ang naging hudyat nito para agad na pasukin si Almira. Ramdam niya ang bahagyang hapdi pero hindi na katulad noong unang may nangyari sa kanila. Pumikit siya at dinama ang katigasan nitong unti-unti nang pumapasok sa kanyang kaloob-looban at nang ganap nang napasok siya nito. Animo hinahabol ito ng 10 kabayo nang ganap siyang mapasok dahil agad itong naglabas-masok doon. Kasabay ang malakas nitong pagdaing. Halos mag-alugan ng kanyang dalawang bundok na hindi naman kalakihan dahil sa ginagawang mariin at pabiglang pagbayo ni Henry. Naglilikha din iyon ng kakaibang tunog na nakakadagdag sa masarap na sensasyong kanilang nalalasap. Ah, shit, Henry. Please, huwag mong itigil ah. Ibaon mo pa. Ah, shit, yan, ganyan nga. Ah. Mahabang daing ni Almira. Halos ikabaliw niya ang paraan ng pag-ulos nito. Mas masarap pala ang maangkin nito nang nasa tamang huwisyo. Hindi katulad noong unang may naganap sa kanila. Ganito ba, baby? Ha? Ah, ang sarap mo. At ang sikip-sikip mo pa. Nakakabaliw ka, Miro. Daing ni Henry. Lalo lamang naman siyang nag-init sa paraan ng pagbigkas nito. Maya-maya ay sumampa ito sa kama at nagulat siya nang iniangat nito ang paa niya hanggang sa kalahati na lamang ng katawan niya ang nakalapat sa kama. At ang paa naman niya ay tila pinaskwat nito sa ere. Nagulat siya sa ginawa nito. Nahihirapan siya sa ganoong pwesto pero mas nangingibabaw sa kanya ang excitement. Maya-maya ay naramdaman na niya ang muli nitong pag-ulos ng marahas. Mas damang-daman niya ang matigas at mahaba nitong sandata. Shit! Ganyan nga! Daing muli ni Almira. Halos ikabaliw niya ang masarap na sensasyong dulot niyon sa kanya. Oh damn baby, you're so tight. Nakakabaliw ka talaga. Oh, daing naman ni Henry. Halos mabaluktot na ang kanyang katawan dahil sa matinding pagbayo nito sa kanya. Ilang sandali rin sila sa ganoong posisyon at nakaramdam na rin siya ng pangangalay. Please, baba mo na ako, Henry. Iba naman. Gusto ko iba naman. Hiling niya, pero ang totoo, hirap na talaga siya. Masarap naman talaga ang style na iyon kasi baon na baon. Kaya lang sobrang nahihirapan na talaga siya. Pati liig niya nangangalay na. Okay, baby. Sorry. Wika nito at agad siyang ibinalik sa pwesto. Pinatuwad naman siya nito at muling binayo ng napakabilis. Halos mapanganga siya at tumirik ang mga mata dahil sa baon na baon nitong pagbayo sa kanya. Pakiramdam niya ay punong-puno ang kanyang pagkababae. Ah, Henry! Henry, ang sarap! Malapit na yata ako! Sunod-sunod na daing ni Almira. Ramdam na kasi niya na malapit na siya sa sukdulan. Agad naman siyang pinatihaya ni Henry. Yes, baby. Come with me now. Ah, shit. Gusto ko sabay tayo. Mariing wika ni Henry. Pero paungol, halata ang panggigigil sa boses nito. Hanggang sa binayo siya nito ng binayo ng napakabilis. Animo hinahabol na naman ang 10 kabayo. Pati ang kama ay tila nakikisabay dahil wala ring tigil ang pagtunog. Yeah, eto na ako, Henry. Ah. Mahabang daing niya na hindi na niya nakontrol pa ang boses. Oh, I love you, baby. Please, wait for me. Andito na rin ako. Ah. Daing naman ni Henry. Kasunod noon ang pagsambulat ng mainit nitong katas sa kanyang sinapupunan at ganoon din ang sa kanya. Kaya naghalo iyon sa kanyang matres. Kapwa humihingal ng ganap nilang marating ang sukdulan.
hapo ang katawang dumagan sa kanyang ibabaw si Henry. Hinayaan lamang nitong nakabaon pa rin ang sandata nito sa kanya. Siya naman ay naluha dahil sa huling katagang binanggit nito. Sana nga ang I love you baby nitong binanggit ay totoo na lamang. Hindi iyong nadala lamang ito ng sitwasyon o nadala lamang ito ng pangangailangan nito bilang lalaki. Umaasa pa rin siya na magkakaayos sila. Pero batid niyang malabo na iyon. Tama nang hanggang dito na lamang sila kesa mas matindi pang sakit ang idulot nito sa kanya. Ayaw na rin niyang umasa na totoo ang lahat ng sinabi nito sa kanya, lalo pa at nalaman na nito ang totoo. Marahan niyang pinahid ang luha ng umahon na ito sa kandungan niya. Saka walang imik siyang bumangon na mula sa kama. Nagtungo siya sa bathroom nito para kuhain ang kanyang supporter na natanggal, pati na ang kanyang mga damit. Ando ng pag-asang pipigilan siya nito. Pero hanggang sa maisuot niyang muli iyon, wala man lang siyang narinig mula sa kanyang senyorito. At hanggang sa binuksan na lamang niya ang pintuan, wala pa rin siyang narinig mula rito. Parang nais na niyang bumunghalit ng iyak, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nilingon niya ito. Nakaupo na ito mula sa kama at nakatitig lamang sa kanya. Senyorito, wika niya na hindi na natapos. Bayad ka na. Wika ni Henry. Mahina pero parang bombang sumabog iyon sa kanyang tenga. Senyorito? Patanong na tawag niya rito. Parang nais pa niyang matiyak kung tama nga ba ang kanyang narinig. Ang sabi ko, bayad ka na sa atraso mo. Kaya pwede ka nang umalis. At please lang, huwag na huwag ka nang babalik pa. Mariing wika ni Henry. Sa narinig kusang umagos ang kanyang masaganang luha, bigla ring nanginig ang kanyang buong katawan at maging ang kanyang tuhod ay tila nawala ng lakas. Kaya mahigpit siyang napakapit sa seradura ng pinto nito. Sa palagay niya, kapag bumitaw siya doon, anumang oras babagsak siya. Ngunit ilang sandali lang siyang nanatili doon. Pinilit pa rin niyang makalayo sa silid nito, kahit pa nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa luha. Parang basang sisiyo na napahandusay sa kanyang silid si Almira. Hindi maampat ang kanyang pag-iyak dahil sa masakit na katotohanang napakababa pala ng tingin ni Henry sa kanya. Isang masayang sandali mula sa piling nito. Umasa siya kahit konti na magiging maayos sila. Pero iyon pala, kabayaran niya iyon para sa pagkakautang niya. Feeling niya isa siyang bayarang babae ngayon. Ganun na ba talaga siya kasama para dito? Ang sakit, sobrang sakit. Iyong tipong parang paulit-ulit siyang sinaksak ng punyal sa kanyang puso. Tama lang siguro na umalis na siya sa mansyon na iyon. Tama lang na lumayo na siya sa lugar na ito na minsang nagparanas sa kanya ng kasiyahan at nagparanas din sa kanya ng iba yung sakit mula sa kanyang lalaking pinakamamahal. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaugmok sa sahig. Inayos ang sarili sa kanak bihis. Kinuha niya ang kanyang bag at inayos doon ang lahat ng kanyang gamit. Ang dress na binili sa kanya ni Henry noong nagpanggap siya bilang girlfriend nito ang kanyang iniwan, pati na ang mga pinamili nito sa kanyang mga damit at sapatos. Pinigilan niya ang muling maluha. Naupo siya sa kama at kinuha ang dress na unang binili sa kanya ni Henry. Naalala niya ang unang halik na pinalasap nito sa kanya. Ang halik na ilang sandali ding nagpatigil sa pag-inog ng kanyang mundo. Ang halik na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. Muli niyang inilapag ang gamit sa kama at bahagyang inilibot ang mga mata sa kabuuan ng silid na kanyang inooko pa. Kahit papaano, mamimiss din niya ang silid na ito. Pero syempre, mas gusto pa rin niya ang kanyang silid kahit pa matigas ang kanyang papag doon. Mas masarap pa rin matulog sa kanyang kwarto. Maya-maya ipinasya na niyang lumabas ng silid. Mabigat ang kanyang kalooban na umalis nang hindi man lang nagpapaalam kay Sir Joshua at syempre kay Tatang. Ngunit ayaw naman niyang maabutan pa ng kanyang senyorito sa paglabas nito. Hindi na niya ito hihintayin pa. Para ano pa?
para makatikim ulit ng pang-iinsulto mula rito. Hindi na niya kaya pang saluhin ang kahit na ano pang masakit na salita na magmumula dito. Palabas na siya ng main door nang marinig niya ang boses ni Joshua. Miro, aalis ka? Narinig niyang tanong nito. Kaya napalingon siya dito. Nagmula ito sa gaming room nito. Marahil katatapos lang itong mag-live. Opo Sir Joshua. Matipid na sagot ni Almira. Wait, anong ibig sabihin nito? Bakit may bagka? Takang tanong sa kanya. Kunot pa ang mga noon nito. Uuwi na po ako sa amin, sir. Ha? Huh? Pero, huwag mong sabihin eh. Pabiti ng tanong nito. Ibig sabihin mahinala na itong may alam na ang kanyang boss. Tumango siya ng bahagya. Pagkumpirma sa hinala nito. Pero, paano? Sinabi mo ba? Nagalit ba siya kaya kaalis ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Joshua dito. Hindi po, Sir Joshua. Okay na po kami ni Senyorito. Nag-usap na po kami at may pinagkasunduan. Kaya alis na po ako ngayon din dito sa mansyon. Sigurado ka bang ayos ka lang? Bakit parang umiyak ka? Tanong muli ni Joshua. Naiyak lang po ako ng konti. Kasi syempre, hindi naman po siguro may iwasan ni Senyorito na hindi makapagsalita ng hindi ka nais-nais laban sa akin. Niloko ko po siya at normal lang pong makaramdam siya ng galit. Pero naunawaan ko naman po siya. Tsaka po, gaya ng sinabi ko, may napagkasunduan na po kami. Paliwanag niya rito, kahit paano ang mangyari. Nais pa rin niyang maging okay ang kanyang senyorito. Baka kasi magpang-abot na talaga ang dalawa kapag itong si Joshua naman ang nakaalam ng ginawa sa kanya ni Henry. Paano yan? Buo na ba ang pasya mo? Uuwi ka na ba talaga sa inyo? Paano ang yung tatay? Pati na ang lupa niyo? Tanong muli ni Joshua sa kanya. Bahala na po Sir Joshua. May awa naman po ang Diyos. Alam ko pong hindi niya kami pababayaan. Nakangiti niyang sagot dito. Sige, kung iyan ang pasya mo. Ano, iyan na ba lahat ang dala mo? Kung wala ka nang kukuhain pa, tayo na, ihatid na kita sa inyo. Wika nito sabay kuha sa bag na hawak niya at ito na ang nagdala niyon. Nako, kahit hindi na po sir. Kaya ko naman pong umuwi mag-isa. No, basta gusto kong ihatid ka. Huwag nang matigas ang ulo, Almira. Sige na, tayo na. Aya ni Joshua dito. Naibahan siya sa pagtawag nito sa kanyang tunay na pangalan. Pero natuwa din siyang naalala pa pala nito ang pangalang binanggit niya rito. Okay po, kung kayo ay mapilit. Nakangiti niyang sagot dito. Sinong uuwi? Tanong ng pamilyar na boses sa kanya. At ganoon na lamang ang kanyang pagkagalak at halos magliwanag ang kanyang mukha nang ganap na masilayan ito. Tatang! Nagagalak na tawag niya rito. Sabay takbo ng mabilis palapit dito. Di pa nagkasya. Yumaka pa siya ng mahigpit sa matanda. Kahit papaano, mamimiss din niya ang pakikipagkwentuhan dito habang nagtatrabaho sila sa garden. Bakit may narinig yata akong uuwi, Iha? Uuwi ka ba? Opo, Tatang. Siguro po, ito na po ang huli nating pagkikita dito sa mansyon. Aalis na po kasi ako ng tuluyan. Saan po ba ang eksaktong address mo, Tatang, para pwede ko po kayong madalaw kahit sa bahay niyo lang? Nakangiti pero nangingilid na ang luwa sa kanyang mga mata. Aba, eh bakit naman? Pinaalis ka ba ni Henry? Nalaman na po kasi ni Tatang. Nagalit po siya sa akin. Pero normal lang naman po na magalit siya. Pero medyo nasaktan lang po ako sa mga binitawan niyang salita. Pero wag po kayong mag-alala. Okay na po ako. Magalang na sagot ni Almira dito. Kunot noon namang nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Joshua. Alam mo na po, Tito, ang totoo? Tila gulat na tanong niya rito. Oo naman, Iho. Ewan ko ba dyan sa pinsan mo at nagpapahuli sa pansitan. Ikaw nga naunahan mo pa siyang malaman at ako ay natuklasan ko na agad sa unang araw pa lamang ng pagpasok niya. Nakangiti nitong sagot kay Joshua. Salamat po, Tatang. Mamimiss ko po ang mga kwentuhan natin.
di niya naiwasan ang hindi mapahikbi ng sabihin iyon. Kahit papaano kasi mahalaga na rin sa kanya ang matanda. Walang aalis. Hindi ka aalis kaya hindi mo ako mamimiss. Kaya huwag ka nang mag-alala dyan ha. Ako nang bahala. Nakangiti nitong wika. Tatang naman eh. Nawika na lamang niya. Saka tuluyan na siyang naiyak. Nakakahiya pa naman siyang umiyak ng malakas. Ang lambing ng boses niya. Pero kapag umiiyak, para daw siyang kalabaw. Yun nga ang pangasar sa kanya ng kanyang kuya. Pero wala na siyang pakidon. Ang mahalaga, napatunayan niyang mahalaga din siya sa matandang hardinero. Pero alam naman niyang kahit umapila pa ito sa kanyang senyorito, wala na rin saysay. Isa pa, parang hindi na rin niya kaya pang manatili sa bahay na ito. Lalo pa at may nangyari sa kanila ni Henry. Na para dito, iyon ang kabayaran niya. Kaya iniisip nito ngayon na amanos na sila. Don't cry, iha. Kakausapin ko lang si Henry. Kaya mas mabuti pa, bumalik ka na muna sa kwarto mo. Sambit ng matanda. Nako, hindi na po tatang. Aalis na po ako. Hindi na rin po kami magkakaayos ni Senyorito. Alam ko naman po na ako yung may kasalanan ng lahat. Maluhaluhang wika ni Almira. Pero iha, ako na ang hayaan mo na siyang umalis, papa. Ayoko na siya rito. Wala na siyang puwang sa bahay na ito. Galit na wika ng kanyang senyorito. Nanoy na kalapit na pala sa kanila. Papa? Gulat na tanong niya sa matanda. Ngunit hindi siya nito sinagot. Henry, pwede namang pag-usapan niyo na lang ang lahat. Matindi lamang ang pangangailangan ng bata. Kaya nagawa niyang magpanggap. Hindi ba pwedeng patawarin mo na lamang siya? Wika ng matanda na hindi pa rin niya mapaniwalaan na ito si Don Benedict. Hindi, Papa. Please lang po. This time huwag niyo naman sana akong kontrahin sa gusto ko. Tsaka huwag niyo sabihin sa akin na matagal niyo na rin pong alam ang tunay na pagkatao ng babaeng iyan. Seryosong wika ulit ng kanyang senyorito. Yes naman, anak. First day pa lang dito ni Almira, alam ko na ang totoo. Ikaw lamang itong mahinang kumilatis ng tao dyan eh. Pati nga itong pinsan mong si Joshua, alam din. Hindi naman masamang magtrabaho siya dito. Lalo na at masipag naman siya. Kita mo nga, kahit wala siyang sahod, tinutulungan niya ako palagi na alagaan ang mga halaman ko. Nakangiting wika ni Don Benedict. Siya naman ay tumango nang tumingin ito sa kanya. Nahihiya siyang salubungin ang tingin ng Don sa kanya. Paano niyang nagawang pagkamalang hardinero ang Don? Ang laki naman niyang tanga. Hindi man lang niya napuna ang paraan ng pananalita at pananamit nito. Maging sa kilos at kung papaano ito kumain kapag nakakasabay niya ito. Ibig sabihin, sinadya nitong ilihim iyon sa kanya at kasabwat din ang lahat ng mga tao dito sa mansyon. Pero bakit? Naku po, mukhang malalagot siya rito mamaya. Diyos ko, ano ba itong napasok mo, Almira? Puro sakit na lamang palagi ng ulo. Inis na sabi niya sa isipan. Parang gusto na niyang sabunutan ng kanyang sarili. Patong-patong na tuloy ang kanyang problema. Dapat talaga makaalis na siya sa lugar na ito. Ibig sabihin, pati kayo nagawa rin akong lokohin na kahit alam niyo na hindi niyo man lang sinabi sa akin. Pigil ang galit na tanong ng kanyang senyorito sa Don. At ikaw, Joshua, hindi mo rin sa akin sinabi? Para ano? Para magkaroon ka ng pagkakataong pormahan ng babaeng iyan kapag nakabayad na siya sa pagkakautang sa akin? Ha? Kaya pala ganoon na lamang kung umasta ka sa kanya. Ngayon wala na akong pake. Pero kung sakali man na magiging girlfriend mo yan, huwag na huwag mong dadalhin yan dito sa mansyon. Galit na wika rin ito kay Joshua. Hindi na naman niya napigilan ang hindi maluha. Ganoon na lamang ba talaga iyon kadali rito? Pagkatapos nitong makuha ang lahat-lahat sa kanya, ngayon sa pinsan naman ito siya ipapasa. Henry, sumusobra ka na. Hindi kita pinalaking balasubas, lalo pa sa isang babae. Dumagundong sa galit ang boses ng matanda. Tumingin lamang ito sa ama. Saka siya naman ang tiningnan ng nanilisi ka mga mata. Sabay marahas itong tumalikod. Akmang susundan ito ng Don, ngunit naging maagap siya. Nahawakan agad niya sa braso ang matanda.
Tatang, ay, Don Benedict, hayaan nyo na po si Senyorito. Ako naman po talaga ang may kasalanan ng lahat. Aalis na lamang po ako. At nais ko din pong manghingi ng tawad. Patawad po sa kahangalan ko. Napagkamalan ko po kayong hardinero. Pero kung nais nyo po akong parusahan, dahil dun, itatanggapin ko po ng maluwag sa aking puso. Hinging paumanhin niya rito habang pinapahid ang luha niya. Sobra siyang nasasaktan sa mga binitawang salita ng kanyang senyorito. Pakiramdam niya ay nagkalasog-lasog na iyon dahil sa paulit-ulit na may tila punyal na sumasaksak doon. Pero kailangan niyang maging matatag, tsaka kailangan din niyang mapatawad siya ng don bago siya umalis. Ayaw niyang sumama ang loob din nito sa kanya. Ito lamang ang kanyang naging sumbungan dito sa mansyon eh, lalo na kapag nasa garden sila. Hindi mapatid-patid ang kwento niya rito. Nako iha, wala iyon. Alam mo bang mas napasaya mo ako dahil inakaalam mong isa akong hardinero? Mas naging kampante ka sa akin at hindi ka nangiming magkwento dahil doon. Kasi kung alam mo lang kung sino ako, magagawa mo pa ba iyon? Hindi ba hindi na? Baka nga katakutan mo rin ako, o kung hindi man, iwasan mo ako. Kaya huwag ka nang mag-alala ha, at ako na ang bahala. Kapag malamig na ang ulo ni Henry, alam kong makikinig din siya sa akin. Nakangiting wika ng don sa kanya. Salamat po, Don Benedict. Napakabuti po ninyo sa akin. Nangingilid na naman ang luhang wika ni Almira. Oops, kasasabi ko lang. Mas nagustuhan kong napagkamalan mo akong hardinero. Ibig sabihin nun, gusto ko rin ang pagtawag mo sa akin ng tatang. Kaya please, yun na lang din ang itawag mo sa akin ha. Sawang-sawa na ako sa don. Mas masarap sa tenga iyong tatang iha. Nakangiti na naman itong sabi. Ay, sige po tatang. Maraming salamat po. Kung talagang hindi ka na mapipigil sa pag-uwi, hayaan mo nang ihatid ka ni Joshua. Mas mapapalagay ako kung siya ang maghahatid sa iyo. Sige po tatang, magpapahatid na lamang po ako kay Sir Joshua. Nakangiting wika niya rito. Good. O siya, sige na. Umalis na kayong dalawa. Basta mag-promise ka na pupunta ka kaagad dito kapag pinasundo kita, ha? Wika muli ng matanda. Opo tatang, maraming salamat po. Wika niya sa kanya niyakap ito. Gumanti din naman ito ng yakap sa kanya habang tinatapik ng mahina ang kanyang likod. Naluha na naman tuloy siya kasi naman talagang mamimiss niya ito. Nako, tahan na. Ikaw talagang bata ka. Kahit kailan iyakin ka. Sige na, umalis na kayo ni Joshua at baka abutan pa kayo ng ulan sa daan. Sige po tatang, alis na po kami. Paalam ni Almira dito. Tumango naman ang matanda. Joshua, maghinay-hinay lang sa pagdadrive ha. Ingatan mo itong si Almira. Bili naman ito sa pamangkin. Opo naman tito, ako pa ba? Nakangiting wika naman ng kanyang Sir Joshua. Tayo na Almira. Aya naman ito sa kanya na nagpatiuna na. Sumunod naman siya rito. Pero muli siyang lumingon at kumaway sa matandang don. Gumanti din ito ng kaway sa kanya.